Praise the Lord. Andito naman tayo mga kapatid sa ating live streaming dahil puno naman ulit yung ating messenger room sa 4 PM online Bible study. At welcome po ang lahat na manood. Welcome po ang lahat na mag-share. At sabay-sabay nating pagsuluhan yung salita ng ating Panginoon na ating papakinggan. Sa kasalukuyan ay sa testimony pa. Kakasimula lang din ng ating 4PM online Bible study. At nagtitestimony po si Sister Ray Vine Sky. Salamat sa ating buhay ng Panginoon na nakakaya ko itong lahat. Palagi lang akong nagsasabi na sige pang uwi ako. Pero hindi ako natawin sa nang namatay. Shabbat. Hallelujah. Praise the Lord. Pakishare ng ating para live ating, mga kapatid. Para sa ating lahat. Siguro kung sino man ang nanonood ngayon. Magpatulong din po ako. Have a blessed Thursday sa ating lahat. Puno na po ating room, kaya dito na muna tayo manunood. Mabaptize na po ako sa Acts 2:38 para ano na po ako maging yung PC at tumanis na po ako. Praise God. Patuloy po niyo ako ipagdasal na sana po matuloy-tuloy na po as at wala na rin ng si Sister Revine po ngayon ang siyang nagsasalita. Nagtitestimony po siya. Maraming salamat po. Lahat po ang kapurihan sa ating Panginoong Diyos lamang. Praise God. Patuloy po. Sisi Wayne. Praise God. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat, Sister Revine. Tunay nga, mga kapatid, na kahit malayo tayo sa pamilya natin, andyan ang Panginoon, mga kapatid, na magpo-comfort, si Mami Wing po yung MC natin ngayon. Supposed to be ako sana yung MC, mga kapatid, pero baka mabibisi ako. Be strong, Sister Rewind. Rewind na muna. Enjoy watching po, mga kapatid. At welcome sa ating lahat. Pakishare po ng ating live para marami po tayong makapakinig. Salamat and God bless. Matutuloy na bukas ang pagbabaptize sa iyo. Praise the Lord. Praise the Lord. Congratulations in advance. Sa oras na ito, mga kapatid, dahil wala pa Sister Michelle, ibibigay ko ang pagkakataon kay magbibigay ng testimony kay Sister Janelle de Los Santos. Praise the Lord. Sister Janelle. Nakita ko siya dito, Sister Janelle. Mahina yung signal, sis. Hindi, nakita ko siya kanina. Nandito na siya. Praise God. Sa mga kapatid, o kapatid, o nandiyan siya lang na nakamute. Oo nga eh. Nakita ko siya nakamute na. Baka busy siya, mga kapatid. So, ibibigay ko ang pagkakataon ko sa kanang hiling na hiling talagang nagbigay ng oras ang ating Panginoon, mga kapatid. So, wala. Sa'yon. Sister Judy, ay, ilan pa yung gana? Sa'yo? Sa Judy Ann? Mga kapatid, narinig niyo ba yung kasi parang may nangyata si Bungo dito sa loob. Marinig, sis, marinig. Thank you.
palagi talaga ako nagpe-pray sa Panginoon na dito na palagi ako sa kumingatan at lalo-lalo na ang pamilya ko wala pa sa Panginoon. So, pray for me. Kita mo sa puno, hindi po yung baptize. Praise God, sobrang tuwa ko talaga na magsabi ko man, hindi ko ine-expect na mangyayari talaga yung inihiling ko na sa Panginoon na kala ko dati yung kapatid kong isang babae, kala ko hindi talaga yung mananampalataya dahil... Pakishare sa ating live, mga kapatid. Parang hindi siya kasi puno na po ating messenger room. May inihanda pong mensahe sa atin ngayon ng Panginoon. Kahit yung family ko... Si Sister Judy Ann ngayon ang nagtitestimony. Hindi pa naman nagpapabaptize. Nag-testged. Ako po yung nagpapasalamat na kahit sa mga pasting ko, mga prayer ko na sinagot na talaga ng Panginoon. Sa karamdaman, kahit sa karamdaman na yan ang tawag ito, karangadang talaga na minsan nawawalan ako ng tiwala. Pero nandiyan pa rin ang mga pagpapaalala ng Panginoon sa akin na yung talaga iniiwan yung salita ng President Magpensin na po. Praise God, maraming salamat sa ating Panginoon, kapatid, at talagang struggle ka, eh, gumagawa ng paraan para magdala sa gawain ng ating Panginoon. Tunay nga mga kapatid, pag yung internet connection ang struggle, hirap talaga mga kapatid. Praise God, purihin natin ang ating Panginoon mga kapatid, at sa oras na to, maraming salamat sa iyo. At nawa, mabaptize na rin ang kapatid. At susunod ang iyong magulang. Praise God. Napakasarap mga kapatid pag ang buong pamilya naglilingkod, sama-sama naglilingkod, nagpupuri sa ating Panginoon mga kapatid. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. At sa oras na ito mga kapatid, dadako na tayo magbibigay ng awit para sa ating Panginoon. Praise the Lord. Sinatawagan ko si Sister Almin. Magbigay ng special song sa ating Panginoon. Sir Almin, sunod. Ako po, Almin. Yes, Almin. Almin, okay. Sige, sagit lang po ah. Okay. Sagit lang, sagit lang. Naririnig po ba? Yes. Bigla akong kinabahan. Bigla nga kapatid. Praise the Lord. Alam ko ang mga anak ng Diyos ay laging handa para sa kapurihan ng ating Panginoon. So, clear po yung boses ko mga kapatid. Yes. Awitin ko ang ating buhay na Panginoon sa awit na nagsasabi. Ligtas. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, pangnanib ay di banta sa pag-ibig mo. Palaging ligtas ang puso. Mangusap ka. Kinig sa ingay man. Lumoy na tatangi. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo.
Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Lumoy natatangi pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y latahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanluhan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanungan ko, kailan pa nga, kailan man di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas sa piling mo, ako'y ligtas. Kailan may nilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas sa piling mo, ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kinungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanungan ko, kailan pa man. Praise the Lord. Yun lang mga kapatid. Maraming salamat sa pag-aaral. Panginoon sa kanyang kadakilaan, Jesus my Lord. I was all alone in the darkest of night. You reached for me, hold me into your lap. There's nowhere to hide. When there was no one else, you whispered in my ear, draw close to me, for I'm always near. There's no need to fear. Jesus, there is none beside you. Jesus, there is no one like you. All my life, all I want is to know you more. Jesus, there is none beside you. Jesus, there is no one like you.
I stand before you. Give my whole life to you. Jesus, you are all I need. In you I find my perfect peace. So I stand before you. Give my whole life to you. Jesus, you are all I need. Lord, your love set me free. So I stand before you. Give my whole life to you. Jesus, you are all I need. In you I find my perfect peace. So I stand before you. Give my whole life to you. Jesus, you are all I need. Lord, your love has set me free. Praise the Lord. Jesus, there is none beside you. Jesus, there is no one like you. All my life, all I want is to know you more. Jesus, there is none beside you. Jesus, there is no one like you. All my life, all I want is to know you, Lord. Jesus, my Lord, I was all alone. Praise God, binibigay ang buong papasalamat ako po sa ating Panginoon. Praise God, back to him. Praise God. Maraming salamat, Sister Vo, Mr. Michelle, sa napakagandang awitin para sa ating dakilang Diyos. Praise God. God bless you. Hallelujah. At sa oras na ito, mga kapatid, dadako naman bago natin ibigay ang pagkakataon sa mga ngaral. Nais ko munang i-welcome, mga kapatid, ang ating mga bisita, si Brother Ismael Noblesa, Sister Gigi, Sister Reggie Garcia, si Sister Carmelita Noblesa, at saka Sister Laika Manano. Praise God! Welcome po sa gawain ng ating Panginoon every day, 4 to 6 p.m. Philippine time and 11 a.m. to 1 p.m. Middle East time, mga kapatid. Welcome kayo dito. Praise God! At maraming salamat po sa mga lingkod ng Diyos na nag-join din dito, mga pastor at mga pastora or pastor wife, mga kapatid. Maraming salamat sa pag-join nyo, mga kapatid. Sa oras na ito, mga kapatid, nadako na tayo sa pinaka-importante o mahalagang gawain, ang pakikinig ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Ito'y mahalaga bilang pagkain ng ating spiritual life, mga kapatid. Kung tayo'y kumakain sa ating physical, how many times every day, ito naman, mga kapatid, pagkain para sa ating spiritual life, mga kapatid, kung saan tayo tinutuwid, tinuturuan, mga kapatid. Hallelujah sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At ang mga ngaral ngayon, mga kapatid, ay hindi na iba sa atin, mga kapatid, lalo na sa laging dumadalo at ating baguhan lang, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hindi ko na pahahabain dahil lagi naman natin siya nakakasama, mga kapatid. Hallelujah. Siya po ay isang lingkod ng Diyos at may hinahawakan ng church sa Cavite at sa Blooming Street, mga kapatid. Hallelujah. Wala na akong iba pang sabihin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. I-welcome po natin ang lingkod ng Diyos, mga kapatid. Walang iba kundi ang ating mentor ng 4 p.m. online Bible study, si Pastor Roland Galoso Rosari. Praise God. Sa lahat po magsabing God bless you, Pastor Roland Rosari. Pastor, sa iyo na po ang pagkakataon. God bless you po. Amen. Praise God. Palagin tayong lahat ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, kagalakan na tayo ay muli.
kayo magsama-sama sa mga oras na ito, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon, saan man kayo naroon sa mga dakong ito. Ang Diyos ang patuloy po na magpala sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. At sa lahat na makasama natin, ng mga manggagawa ng Panginoon, mga mangaral, ang ating pag-alam po ng lahat, yan ang mga pastor's wives na kasama natin ngayon. Magpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Amen. At sa lahat ng mga kasama natin sa iba't ibang lugar, yung ating mga kapatid na OFW, at lahat na makasama dito sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa, ang Diyos po ang magpala sa atin lahat. Praise God. At sa mga oras na ito ay dinadako na po tayo sa salita ng ating Panginoon, and we appreciate the presence of the Lord, mga kapatid, sa hapo ito. Salamat sa mga awitin at I believe yung mga testify. Praise God. At ang Panginoon ang patuloy na magpala sa atin lahat. And ito ay araw-araw na gawain, mga kapatid, and we appreciate our Bible teachers and preachers na nagbibigay po ng panahon para sa gawain ng ating Panginoon. Ang aking pong dadaling word of God ngayon ay mababasa natin from 1 Peter chapter 1 verse 3 up to verse 9. Babasahin ko na ito sa wikang Tagalog, mga kapatid. 1 Peter 1 verse 3 up to verse 9. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesus Cristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Yesu Kristo sa mga patay, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahahanda upang ihayag sa huling panahon, na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon, sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa gintong na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapanghayat ni Jesu Kristo. Verse 8, na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayot at puspos ng kaluwalhatian. Verse 9, last verse na aling babasahin, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Praise God. Tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Magpala at dakilang Diyos sa mga oras na ito, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa muling pagkabasa ng salita at hiniling po namin na kami po ay yung muling samahan. Wala po kami magagawa sa aming mga sarili, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kalakasan. Patagpuin mo muli kami ngayon at ang lahat ng mga nararating ng pangangaral o pagpapahayag na yung salita ay yung pong kausapin, ikaw magbigay, Panginoon, ng panibagong spiritual direction, spiritual strength, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos, pagbalayan mo ang bawat isa, in Jesus' name, lahat magsabing, amen. Praise God, kung hinahanin ko sa buhay, mga kapatid, hallelujah. Nais kong mag-share, mga kapatid, ng isang simpleng message na yung hapon, the goal of our faith. The goal of our faith. Ang layunin ng ating pananampalataya. Amen. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, and I believe na tayo naman, karamihan sa atin dito ay tumanggap na sa Panginoon, nakakilala na sa Diyos, nagkaroon na tayo ng personal relationship with God, at ang lahat ng yan ay nagpapasimula sa pananampalataya. Amen. At kung may mga bisita po tayo ngayong hapon, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon, at naniniwala kung bakit kayo nakakadalo sa ganitong gawain ngayon. Paring kayo ay inasira, naanyayahan ng mga kasama natin. Ngunit higit doon ay ang hangarin at layunin ng Panginoon para sa ating pong mga kaluluwa.
So, itong goal ng ating faith, mga kapatid, ang ibig sabihin, nagpasimula tayo na manampalataya sa Panginoon at hindi ito nagkataon lang, mayroon itong tinutungo. At hinahangaan ko yung mga kapatid natin na dumaan na ng maraming mga pagsubok sa buhay, ngunit nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Praise God, dahil naniniwala tayo na ang ating gantimpala ay nasa unahan natin, mga kapatid. Praise God. At sa tema na ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay yung mahalagang bagay na kailangan bigyang pansin. Sa mga verses na ating nabasa ay kukuha po ako ng ilang mga points doon na magdadala sa atin patungo doon sa goal ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagkukonek sa atin sa Panginoon, mga kapatid. Because without faith, it is impossible to please Him. Kailangan may pananampalataya tayo. Siya ang Diyos na hindi natin nakikita, at upang tayo ay makakonek sa Diyos na hindi natin nakikita, kailangan mayroon tayong pananampalataya, sapagat ang pananampalataya ay ang katunayan ng mga bagay na inaasahan natin at mga evidences of the things so forth. So that is our faith. And basically, we can see God is spirit. At only faith, mga kapatid, na pwedeng mag-connect sa atin sa Panginoon. The first thing, mga kapatid, na nais kong bigyan natin ng pansin dito ay sinabi sa verse na binasa natin, mga kapatid, God has begotten us again unto a lively hope. Tayo ay pinanganak ng Panginoon muli sa buhay na pag-asa. Sa isang buhay na pag-asa. Uli ng ating Panginoon. Marami sa atin ang dati ay namuhay sa kawalan ng pag-asa, ngunit salamat sa Panginoon sa kanyang pag-ibig. In fact, lahat naman tayo without God, mga kapatid, we are all hopeless. Tangan natin, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 1, verse 3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy, hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. So, ang Panginoon, mga kapatid, yung ating new birth experience. Ito ay kapanganakan sa bagong pag-asa. At kung tayo may mga bisita ngayon, itinuturo ng Banal na Kasulatan na ang tao ay kailangang ipanganak na muli kung nais niyang makapasok sa kaharian ng langit. At ang kapanganakan muli ay nadadaanan na natin lagi yan sa tubig at sa Espiritu sa pamagitan ng bautismo sa pangalan ni Jesus at pagtanggap ng Espiritu Santo at namubuhay tayo ng ayon sa Panginoon. So dito, mga kapatid, God has begotten us again unto a lively hope. Tayo ay ipinanganak ng Diyos, mga kapatid, muli sa isang bagong pag-asa. At ang ating living hope or lively hope ay nakasalalay sa resurrection of Jesus Christ. If you remember, mga kapatid, alam naman natin Jesus Christ died for our sins, but after 3 days, He rose again and He declared victory. Siya ay nagpahayag ng pagtatagumpay, mga kapatid. Kaya dahil sa ang Panginoon ay nabuhay na maguli, ang mga taong sumasampalataya sa Kanya, mga kapatid, ay binibigyan niya tayo ng isang bagong buhay, bagong pag-asa, praise God. At tayong mga mananampalataya, kahit ano ang sitwasyon ng sanlibutan, hindi tayo nawawala ng pag-asa because God is our hope, mga kapatid. Siya ang ating buhay na pag-asa. So tayo ipinanganak na muli, kaya kung tayo ay mananampalataya, kailangan i-remind natin sa ating mga sarili na tayo ay may buhay na pag-asa dahil sa kapanganakan muli na tinanggap natin sa ating Panginoon. Praise God. At pangalawang point na nais kong bigyan natin ng pansin ay ang katotohanan that we have heavenly inheritance. Mayroon tayong makalangit na mana. Sabi sa verse 4, To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. So yung mana daw na incorruptible, ibig sabihin hindi siya natitira, undefiled o walang dungis, and that fadeth not away, hindi kumukupas na mana, at ang sabi rito, o ay reserved in heaven for you. Ito ay nakalaan sa langit para sa atin.
praise God. Yung ating inheritance na hindi matisira is not in this world, mga kapatid. Of course, we thank God for temporal blessings that we enjoy here on earth. Habang tayo nandito, nandiyan yung provision ng Diyos, nandiyan yung protection ng Panginoon, and we experience His blessings. Pero hindi pa yun, mga kapatid. That's not the goal of our faith. Maaring nagpipray tayo ng mga pagpapala sa lupang ito, well, ginagawa ng Diyos yan. The Lord blesses us. Binibless tayo ng Panginoon while on earth. Sinusuportahan tayo ng Panginoon. Ngunit lahat ng mga bagay sa mundo nito ay hindi pa po yun ang goal ng ating faith. Kailangan ma-remind tayo na lahat ng yan ay ating dinadaan lang, mga kapatid. Kaya huwag tayong ma-defocus o mawala sa focus, mga kapatid. Dahil kung minsan, mga Kristiyano, pinagpala ng Panginoon, nakalimutan ako ano talaga yung goal. Maaaring tayo ay alam nyo, may danger talaga sa mga pagpapala, sa kasaganaan, mayroon ding danger, mga kapatid. Praise the Lord. Dahil kung isang tao ay nadadivert yung attention, nadadivert yung kanyang affection sa mga bagay na pansamantala. So, ang purpose ng topic na ito ngayon ay upang ma-remind tayong lahat, mga kapatid, na anuman ang mga nakakamtan natin dito sa mundo, kahit gaano pa kaganda sa testimony natin dito sa mundo, hindi yun talaga ang pinaka-goal natin. Dinadaanan lang natin lahat yan. And we thank God for His goodness na ipinararanas niya sa atin. But we thank God because we have an inheritance incorruptible and defiled that fadeth not away, reserved for us not in this world, but in heaven. Praise God. So, again, let me remind you, brothers and sisters, that this world is not our home. We are just passing through. Hindi po ito ang ating tahanan. Gaano mang kaganda ang bahay natin sa mundo, ano mang mga bagay na nakamta natin sa mundo, this is not our home. Amen. At sa totoo lang, what's happening in the world today, mga kapatid, reminds us that this world will not last forever. Amen. Talagang dumadaan lang tayo sa pansamantalang mundo. At meron tayong pansamantalang katawan, meron tayong pansamantalang panahon dito sa lupa. But please be reminded that our inheritance that is incorruptible and defiled and fadeth not away, reserved in heaven for us. Alam naman natin ang wakas ng mundong ito, mga kapatid. The world is reserved, mga kapatid, para sa pagkawasa. Pero ang pag-asa natin ay hindi sa mundo. Kaya nga, nagtuturo sa atin ng Biblia na kung ang pag-asa natin lang ay sa mundong ito, mga kapatid, we are the most miserable. Kawawa tayo. Kaya itong layunin ng mga pag-aaral natin dito sa Bible study ay upang mailagay tayo, mga kapatid, sa totoong pag-asa. Na hindi lang tayo pinaaasa, kundi talagang mayroon tayong buhay na pag-asa sa ating Panginoon. Praise God. And next point, mga kapatid, is that we are being kept by the power of God through faith unto salvation. Sabi ng verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So, mapapansin natin na sinabi sa verse 4 na nakalaan ang makalangit nating mana reserved in heaven for you. So yung tayo, mga kapatid, sa verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last day. So tayo ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya patungo sa kaligtasan na nakahanda na ihayag sa huling panahon. Kaya nga, ang tagumpay natin nasa dulo, mga kapatid, sa tutuos lang para tayo mga mananakpo. Diba? Na ang declaration, mga kapatid, ng ating pagtatagumpay natin o ang reward natin nasa dulo, nasa finish line. Praise God, pag naabot natin yun. Kaya mga mananampalataya, ang maganda rito dahil we are being kept by the power of God through faith. Praise the Lord. Unto salvation. Kaligtasan, mga kapatid,
ready to be revealed in the last time. Talagang ang sabi nga ng mundo, sa kanila daw yung huling halakhak. Mga kapatid, hindi po totoo yun. Nasa mga Kristiyano yung huling pagwawagayway ng pagtatagumpay. Nasa atin. Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. At sabi ng isang translation sa ISV, International Standard Version, ganito ang sabi. Through faith, we are being protected by God's power for a salvation that is ready to be revealed in the end time. So through faith, we are being protected. Sa King James, we are kept by the power. Sa ISV, we are being protected by God's power for salvation that is ready to be revealed at the end time or the end of time. So, mga kapatid, kaya tayong ingatan ng Panginoon. Nireserve niya ang reward natin at tayo din pinuprotektahan niya upang yung kanyang reward sa dulo, praise God, ay magpang-aabot tayo. Gagabayan tayo ng Diyos. Kaya kahit itong mundo, parang pinapahamak mga kapatid ang mga tao, pero tandaan natin, hanggat nasa Panginoon tayo, sa Diyos walang kapahamakan, mga kapatid. Amen. Praise God. Dahil tayo ay pinuprotektahan, iniingatan tayo ng Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Philippians chapter 1, verse 6, ganito ang sinasabi ng Bible, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. The Apostle Paul ay nagpahayag ng kanyang pakishare po na ating live, mga kapatid, para marami po tayo ang makapanood. Maganda po yung mensahe ng ating Panginoon. Magkakatiwala sa bagay na ito, na siyang nagpasimula na magandang gawa sa iyo. Ang sabi niya, siyang nagpasimula na magandang gawa sa inyo will perform it until the day of Jesus Christ. Ibig sabihin, tatapusin niya itong magandang naumpisahan sa atin. Hindi ba lahat naman tayo naniniwala na mayroon tayong magandang umpisa kay Kristo? Kung ang buhay natin nung nakaraan, mga kapatid, ay pinapangit ng sanlibutan, kung ang buhay natin nung mga nakaraan, mga kapatid ko, ay dinungisan ng sanlibutan, kay Kristo mayroon tayong new beginning, mayroon tayong bagong pasimula. At ang buhay na maganda ay nagpapasimula kay Jesus Christ. Kaya ang sabi ni Paul, I am or being confident of this very thing that he which has begun a good work in you. Yes, Jesus Christ has begun a good work in us and he will perform it. Tatapusin niya ito, mga kapatid. Okay lang ba yung sounds natin, mga kapatid, yung audio? Malakas lang ba? Hindi ba mahina? Pakicomment nga, mga kapatid. Hindi lang siya ang pasimula, siya rin ang wakas. At ang sabi ng 12, mga kapatid, verse 2 ng Hebrews, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Ang ating Panginoon, he is not just the author of our faith, but he is the finisher of it. Praise the Lord. Hindi niya lang tayo inumpisahan, kundi tatapusin niya yun, mga kapatid, purihin ang Diyos. Napakaganda ng ginagawa ng Panginoon sa atin. When God has started a good work in us, mga kapatid, lagi niya tayong tinitingnan, lagi niya tayong binabantayan, lagi niya tayong tinutulungan. Kaya nga, kuminsan mananampalataya, akala mo hindi mo na kaya. Pero pag tumawag ka sa Panginoon, hindi ba nakakayanan natin? Dahil ang Diyos nagbibigay sa atin ng panibagong strength, dahil iniingatan niya tayo, gusto niya marating natin yung goal ng ating faith, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. And next, mga kapatid, number 4, we greatly rejoice even in heaviness. Praise the Lord. Mga kapatid, ay lubos na nagagalak kahit sa mga panahon ng kalumpayan o kasisatan. Sabi ng 1 Peter 1:6, wherein ye greatly rejoice, though now for a season if it be, ye are in heaviness through manifold temptations. So, dito daw na ating totoong ikinagagalak bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumpay kayo sa mulit-muling pagsubok. So, mayroon tayong mga pagsubok ng mulit-muli. No? Napapansin nyo ba na ang pagsubok parang hindi natatapos? No? Minsan yung pagsubok mo, alam mo, tapos na. Pero mayroong kasunod. At minsan, hindi lang kasunod, kasabay pa.
kasama ng mga trials na dumarating sa atin. Natural lang yan, mga kapatid, nangyayari yan. Pero sabi ng Bible, wherein we greatly rejoice. Yan. Tayo ay nagaganap, mga kapatid. Bagamat kung kinakailangan, tayo ay dumadanas ng kalubayan o kabigatan sa iba't iba umulit-ulit pagsubok. Mga mananampalataya, siguro isang bagay na tanggapin natin ang katotohanan na ang buhay Kristiyano ay may pagsubok. Hindi naman natin ini-invite yung trials, mga kapatid, pero dumarating talaga yan eh. At siguro sa tayo, wala namang magiging subok kung walang pagsubok, di ba? Pag sinabi mong subok na Kristiyano, dumaan sa pagsubok yan. Di ba? Pag sinabi mong tested, dumaan sa test yan. Amen. Kaya, na isang Panginoon, God wants us to be strong. Amen. And tested Christians, baka sinubok tayo dahil alam niyo ba na pagkatapos natin subukin, lalo tayong pagkakatiwalaan ng Panginoon. Kasi ninyo sa mga tao, praise the Lord. Thank you, Jesus. Subukan muna tayo. Pagkatapos na malagpasan natin yung trials na yon, mga kapatid, nagagamit tayo ng Diyos. Ayan. Kaya mayroong part ng kalumbayan sa trials, but above all, we rejoice because the Lord is with us. Amen. Kasama natin ang Panginoon. He promised not to leave us nor forsake us. Sasamahan tayo ng ating Panginoon. Kaya kapatid, yung pagsubok mo, you are not alone. Amen. Di ka nag-iisa. Hanggang kasama mo ang ating Panginoon, you will always be victorious. Magtatagumpay ka at hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Hihingin ang ating Panginoon. Isang bagay na siguro tingnan natin yung tinatawag trial of our faith. The trial of our faith, mga kapatid. No? Nasubukan nyo na bang takasan ng pagsubok nyo? E di ba minsan may mga kapatiran na akala nila pag tinakasan nila yung trials nila sa pupuntahan nila, walang trials. Hindi po totoo yun. Kaya nga may mga tao palipad ng lugar para maiwasan yung pagsubok. Pagdating doon sa pupuntahan niya, pagsubok niya kamukhang-kamukha nung iniwasan niya. Bakit? Sapagkat hanggang hindi mo napapasahan yan, parang pag-aaral yan eh. Diba? Yung estudyante, mga kapatid, gusto mag-aaral, pero pagdating ng test, mga kapatid, ayaw mag-take. So, paano naman papasa, diba? Huwag daw nating tagasan yung ating promotion, mga kapatid, pagsubok, kasi kamukha lang ang pagsubok yung matatagpuan natin. Praise the Lord. Nakapnatawa ako nun. Sinusubok tayo ng isa isang sitwasyon. Gusto ng Diyos magpasahan natin yan, yung sitwasyon na yan. Yung iba namang Kristiyano ang pagsubok ni Relibyong, kinalalayas. Walang ganyan sa Bible. Hindi sinabi ng Bible yung pagsubok mo palayasin mo. Diba? So mga kapatid, ang maganda sa pagsubok natin, invite natin si Jesus dahil kasama natin ang Panginoon dyan. We must learn from our trials. Dahil mga kapatid, there are precious treasure sa trials. Meron tayong mga mapupulot dyan. Since na ang pagsubok, hindi naman natin may iwasan, I suggest pakinabangan natin yung mga trials natin. Dahil hindi mo naman siya maiiwasan eh. Dumarating talaga. And so, matuto tayo sa panahon ng mga trials. Praise the Lord. Tayo ng wisdom na nagmumula sa Panginoon. At lalo nating ma-experience ang power ng Lord. Praise God. Sa panahon ng trials. And I believe na marami mga Kristiyano na lalong lumalalim, mga kapatid, sa panahon ng pagsubok. 1 Peter chapter 1 verse 7, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory of the appearing of Jesus Christ. So yung pagsubok daw sa ating pananampalataya, being much more precious than of gold, inisip ko itong talatang ko eh, na ang pagsubok sa pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto. Tinignan ko sa isang translation, mga kapatid.
again sa ISB translation, International Standard Version. Sabi sa verse na ito, 1:7 ng 1 Peter, so that the genuineness of your faith, which is more valuable than gold that perishes, when it is tested by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Praise God. Yung trial of your faith sa King James, ang sabi dito sa isang translation, that the genuineness of your faith, yung palang faith natin, mga kapatid, ito ay nagiging genuine, nagiging totoo siya, dahil sa mga trials. Katulad ng gold. I was once invited, mga kapatid, sa isang lugar sa Bicol, Camarines Norte. Meron kaming nadaanan doon ng mga itas. Sila ay naghukay ng mga lupa. Ang sabi ko doon kay Pastor. Sabi ko, Pastor, ang ginagawa nila. Ay, Pastor, kumukuhayan sila ng ginto. Pero sabi ko, bakit lupa naman yung daladala nila? Ang sabi niya doon sa lupa na medyo pulay yung kulay, Pastor, dinadaan sa apoy yan. Saka yung ginto, humihiwalay siya sa ano, humihiwalay siya sa lupa. Pero kailangan ng matinding apoy. So, sa bagay na yun, mayroon ako natutunan na yung ginto pala, mas napupurify siya sa pamagitan ng apoy. Ganun din ang mga mananampalataya. Tayo praise ay mas nagiging totoo kapag tayo ay tested. Praise God. God. Sinusubukan tayo, mga kapatid. Ginagawa tayong genuine yung ating faith. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. At naranasan niyo ba yung pananampalatayang fiery trials? Yung may mga trials kasi mga kapatid na parang pwede mong tawa-tawa na lang, eh, di ba? Pero pagka yung trials na talaga namang ramdam na ramdam mo, minsan hindi ka na talaga makatawa. Talagang ang tawag dyan ay strange na parang kakaiba. Pero yung talata na nagsasabi dyan, dito sa 1 Peter chapter 4, verse 12 and 13, masabi dito, beloved, think it's not strange concerning the fiery trial is to try you. As though some strange thing happened unto you. So huwag daw magtaka sa mga fiery trial. Ano yung fiery trial na yun? Mga kapatid, hindi basta-basta ang mga pagsubok, talagang fiery. So huwag daw tayong magtaka. Hindi ko alam kung ano mga trials niyo ngayon, mga kapatid. Lord, maybe some of you, you're experiencing fiery trials. Mayroong pagsubok na talagang matindi, mga kapatid, upang tayo subukin. Ang sabi nga dito ay, na tila baga, hindi pangkaraniwan ang nangyayari sa inyo. Mayroong mga pagsubok na parang pangkaraniwan lang. May pagsubok naman na hindi pangkaraniwan. Ang tawag ko po dyan ay special. Kasi hindi nga pangkaraniwan eh. Kapag mayroong kang ganyan trials, tiyak, mayroon ding magandang purpose ang Diyos dyan. Hindi ang Diyos magbibigay ng pagsubok ng walang layunin. Tandaan natin yan. Kung may pinahintulutan ng Diyos sa pagsubok, sigurado may purpose ang Diyos dyan. Praise the may Lord. May layunin ang Diyos dyan. Hindi tayo sinusubok, mga kapatid, for the sake na subukin lang. Ang Panginoon mayroon kong piniprepare para sa atin. And most of the time, ang ating mga trials ay preparation lamang yan, mga kapatid, na magandang gagawin ng Panginoon. Wow, praise the Lord. Inihahanda tayo ng Diyos na mas maganda. Dahil hindi tayo lang Diyos pagkakatiwalaan kung hindi tayo tested. Amen. Thank you, Jesus. Dahil susubukin tayo ng Diyos, mga kapatid. At kapag ikaw ay nakapasa sa mga trials na yan, kapatid, mas higit kang pagkakatiwalaan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya may mga Kristiyanong nasanay na sa pagsubok eh. No? Pero pag iwas na iwas, ka sa pagsubok, kapatid, sigurado makakatalubong mo din yan. No? Hindi mo pwedeng rebukein yan. Diba? Sa Bible, pwede ka magpalayas ng demonyo. Pero yung trial, hindi sinabi ng Panginoon, magpapalayas ka ng mga pagsubok. Hindi ganun, mga kapatid. Ang pagsubok ay inaharap ng tamang paraan. At malimit ko yung paalala ito sa mga kapatira. Dahil sa pagsubok, hindi naman naiiwasan. Harapin ng tama. Praise the Lord. Diba? Harapin siya ng tama, mga kapatid. Praise God sa biyaya ng ating Panginoon. Praise God. So, huwag na tayong magtaka sa mga fiery trials na dumarating sa atin na tila ba hindi pang karaniwan ang nangyayari sa atin. Kailan kayo nakaranas ng ganito, mga kapatid?
na parang, Lord, hindi ito pangkaraniwan. Lord, hindi ako sanay dito sa ganito. O itong pagsubok ng pandemic na ito, mga kapatid. Praise the Lord. Ito pangkaraniwan eh. Diba? Right. Sino ba sa atin ang handa? Sino ba sa atin ang handa sa ganito? Eh, lahat naman tayo, mga kapatid, talagang hindi tayo nag-prepare dito eh. Para sa ganito. Pero, naranas ng Diyos na madaanan natin ito. Hindi upang tayo mabuhay o kaya mamatay sa takot. Kasi pagkapuro na takot, maraming nabubuhay sa takot, maraming ding namamatay sa takot. So, habang nabubuhay, takot pag namatay, takot din ang matilan. Pero mananampalataya, God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Hindi tayo ni Lord binigyan ng gano'n. Ano. Kaya, sa panahon ng pagsubok, let us always remember that God will not allow us to be tested beyond our ability. Amen. Bago naman ni Lord pahintulutan yung trial, alam niya na kaya natin ito. Thank you, Jesus. Amen. Alam ng Panginoon yan. Faithful ang Diyos eh. Amen. Hindi niya tayo susubukin ang higit sa ating kakayanan. Praise God. And mga kapatid, itong magandang point, loving and trusting the invisible God, di ba? Iibigin mo at pagkakatiwala na hindi mo nakikitang Diyos. I mean, pumitan itong struggle ng marami, lalo yung mga taong to see is to believe. Diba? Sa mga taong to see is to believe, itong ginagawa natin, parang pintuhan lang to. Diba? Parang may binabasa lang tayong aklat right, at right. Pintuhan tayo. Parang ganun, no? Pero hindi ganun, mga kapatid. Ang Biblia is so powerful. The Word of God is quick and powerful, sharper than any two-digit sword. Kaya, alam natin, mga kapatid, ang bisa ng salita ng Panginoon. And we thank God sapagkat sa pamamagitan ng Word of God, tayo nagkakaroon ng pananampalataya. At iniibig natin ang Diyos at pinagkakatiwalaan natin siya bagamat hindi natin nakikita. Kaya pag walang pananampalataya, mahirap gawin ito, mga kapatid. Sabi ng 1 Peter 1:8, whom having not seen, ye love, in whom though now you see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Ayan. Bagamat hindi daw natin siya nakikita, siya ay ating iniibig. Praise the Lord. Sinasampalatayanan. At tayo nagagalak, mga kapatid, ng unspeakable joy. Pero tayo, galak na hindi mabigkas, mga kapatid, at puno ng kaluwalhatian, purihin ng Diyos. Hallelujah. Kaya, yung pag-ibig sa Diyos, mga kapatid, at pagtitiwala sa Panginoon, napakahalaga niya. Amen. Praise God. So, ang pag-ibig natin sa Diyos, hindi mo kailangan makita ang Diyos, mga kapatid, bago mo siya ibigin. Ibigin mo siya at makikita mo siya. Amen. Amen. You want to experience the power of God? Hindi ka hihingi ng kondisyon, Lord. Magpakita ka muna ng himala bago ako maniwala sa iyo. Ang totoo, sa mga hindi naniniwala, walang himala na nangyayari. Pero sa mga nananampalataya, praise God, purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Sa mga nananampalataya, doon makakaranas tayo ng pagkilos, powerful na pagkilos ng Panginoon because we believe in Him kahit hindi natin siya nakikita. Praise God, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, we believe by faith. Ito ay nabubuhay sa pananampalataya that just shall live by faith. Ang mga mananampalataya o ang mga matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Amen. And lastly, mga kapatid, last point na ako natin dito is ito na yung topic natin, the goal, praise God, of our faith. Amen. Importante yung alam natin talaga yung goal ng faith natin. Itinuro sa love chapter, anong alam niyo ba yung love chapter? Amen. 1 Corinthians 13, di ba? Na love chapter, sa huling verse, 1 Corinthians 13:13, mananatili ang tatlong ito. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. But the greatest of this is love. Bakit ang pinakadakila ay pag-ibig? Sapagkat mga kapatid, yung hope, yung faith at saka hope, hindi yun mananatili magpakailanman. Ngayon, habang tayo
na sa journey ng ating spiritual life, ang nagmo-motivate sa atin is our faith and hope. Parang siya yung vehicle natin patungo doon sa goal eh. Dapat naisisik natin lagi yung hope natin, yung ating faith nandiyan. Pero kung tayo ay nandun na, mga kapatid, pag nandun na tayo sa goal ng faith natin, hindi na natin kakailanganin yung hope at saka faith, sapagkat makikita na natin siya ng mukhaan. At yung inaasahan natin, nangyayari na. Kapag ang inaasahan mo, nangyayari na, wala na yung, ibig sabihin yung pag-asa mo, gagamit mo dati yun eh. Pero pag nandun ka na sa actual, yung faith and hope, ay hindi mo na kailangan yun. Anong mananatili eternally? Love. Love, amen. That's the reason why the greatest of these is love. Amen. So, sapagkat yung hope at saka yung faith, talagang kailangan natin yan, lalo sa ngayon. Habang tayo ay inaabot natin ang goal, mga kapatid, ng ating pananampalataya. Praise at ang sabi, mga kapatid, sa verse 9, receiving the end of your faith, even the salvation of your soul. Sa ibang translation, yung end of your faith is goal of your faith. Amen. Yung layunin ng ating pananampalataya. Amen. And so, mga kapatid, dapat laging ma-refresh tayo sa katotohanan ito. Ano ba ang dulo nitong paglilingkod natin? Ano ba ang dulo nitong sinasabi nating apostolic faith? Ano ba ang dulo nitong mga pagsasacrifice natin, pagsisikap na maging faithful sa Panginoon? Ano ba ang dulo ng lahat ng ito? Mga kapatid, nais ko ipaalala po sa inyo, ang pagsubok natin ay hindi pa po yung dulo. Praise the Lord. Kung tayo guminto doon. Yung mga nararanasan natin ng mga struggle, hindi pa yun ang dulo. That's not the goal of our faith, mga kapatid. Kung tayo nakatingin sa goal of our faith, ang sabi ng Biblia, the goal of our faith is the salvation of our soul. Amen. Bakit napakahalaga sa Diyos ito, mga kapatid? Dahil ang eternal aspect na nasa atin, mga kapatid, ang spiritual aspect natin. Ang katawan na natin ito, lilipas ito. In fact, when Jesus comes, itong katawan na ito, papalitan ng Diyos ito, mga kapatid. This is not eternal. We have this temporal body, mga kapatid. Hindi ito yung pupunta sa langit eh. No? Pero yung kaluluwa natin, concern masyado ng Panginoon. Kaya isipin natin lagi, ang goal ng ating faith ay hindi yung tayo ipagpalain ng mga material na bagay, also hindi yung masama, mga kapatid. But that's not the goal of our faith. Hallelujah. Ginagawa ng Diyos yun, mga kapatid, para dito sa lupa, kasi mayroon tayong mga temporal rewards, pero mayroon din tayong eternal reward na wala dito sa mundo. Amen. Yung mga temporal reward, huwag tayo masyadong malibang doon, mga kapatid. Tati, praise God. May mga mananampalataya na nalibang sa mga material na bagay, sa mga pagpapala ng Diyos, masyadong namangha sa mga bagay ng taglibutan. Huwag, mga kapatid. Kaya kung tayo pinagpapala ng Diyos, let us be thankful, let us be humble, lagi natin i-consider ng lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, tingnan natin, praise God, in view of eternity. Praise God. Dahil kung mawawala sa atin ang eternal orientation, mga kapatid, baka malibang tayo sa mga bagay ng mundo. Baka ma-divert ang ating attention. Kaya, nais ng Panginoon, dapat nasa goal lagi ang ating mga focus. Goal praise lagi God. Ang focus natin. What's the goal of my faith? Ang Biblia ang nagsasabi that the goal or the end of our faith is the salvation of our soul. Hallelujah. Alam niyo, darating ang araw, mga kapatid, maalala natin yung mga pinagdaanan natin, mga trials. Amen. Magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil itinawid tayo ng Diyos, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, walang Lord Jesus. Walang pagsubok na hindi tayo ni Lord tutulungan. Gagabayan tayo ni Lord. Amen. Maging malinaw po sa atin lahat that the goal of our faith is the salvation of our soul. Thank God for blessings materially na binibigay niya sa atin. Pero alam niyo, mga kapatid, araw-araw naisip ko lagi yung eternity. At nakakatulong ng malaki sa akin yun. Praise God. Yung alalahanin mo lagi, araw-araw, ang dulo, praise God, ng iyong paglalakbay. Hallelujah. Malaking tulong.
tulong yan, mga kapatid. Kasi hindi natin alam kung kailan ang dulo natin. Hindi natin alam kung kailan matatapos ang journey natin. Pero, again, mag-focus tayo sa goal. Amen. Ang goal ng ating pananampalataya ay ang salvation ng ating mga kaluluwa. Praise God. Last verse na nais kong ibigay sa inyo, mga kapatid, ay Matthew 16:26. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Hallelujah. Ano daw ang pakikinabangin ng mga tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? At ano ang pwede niyang ipalit sa kanyang kaluluwa? Mga kapatid, the greatest treasure that we have is our soul. Wala nang higit yan. Kapatid, pinakamalaking kayamanan mo, pinakamalaking kayamanan ko, ay ang kaluluwa. Ang ating kaluluwa. At yan ang nais ng Panginoon na talagang sa dulo, makuha natin, mga kapatid, yung goal natin na yan. The goal of our faith is the salvation of our soul. Sinabi rin ng Bible, iniquity shall abound in the last days. And they that shall endure, or he that shall endure unto the end, say that same. Amen. Ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, nabubuhay tayo sa pansamantalang buhay tayo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sa pansamantalang katawan na ibinigay ni Lord sa atin. Pero alalahanin natin lagi. Praise God. Mayroong eternity. At yun ang goal natin. Sabi ng Panginoon, I will go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. And I will receive you unto myself for where I am. So you may be also. Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Sinabi ni Lord yan para maging goal natin. Dumadaan tayo sa makipot na daan para marating natin yung goal natin. Amen. Namumuhay tayo na may kabanalan upang marating natin yung goal na yon, mga kapatid. Winawaksin natin at tinatalikuran ng kasalanan para sa goal na yan, mga kapatid, the salvation of our soul. We repent, amen, sa mga bagong lumalapit sa Panginoon, nagsisisi at nagpapabautismo para sa goal na yan, mga kapatid. Tumatanggap ng Espiritu Santo para sa goal ng salvation of soul. Praise God. Hallelujah. Tayo nagtitiis sa mga pagsubok at hindi tayo humihinto. Praise God sa pananampalataya, sapagkat ang goal ng pananampalataya natin is the salvation of our soul. Kung kayo man ay nanghihina ngayong hapon, mga kapatid, ayan yung paalalahanan tayo ng Panginoon. Praise God. Sa totoong goal, praise God, ng ating pananampalataya. Huwag tayo huminto, mga kapatid. Magpatuloy tayo. Sapagkat nasa dulo, amen, praise God, ang gantimpala ng ating Panginoon. Ano man pagsubok ang iyong nararanasan, don't quit, amen, praise God. Nanghihina ka, may kalakasan ka sa Panginoon. Ilapit mo iyong sarili at hayaan mo na ang Diyos ang kumilos, praise God, sa iyong buhay. Magbulay tayo sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At hayaan natin ang Diyos. Hallelujah. Kilos, mga kapatid, sa ating mga buhay ngayon. Hallelujah. As we come to the presence of the Lord, Glory. Mahaharap natin ang bukas sa biyaya ng Diyos. Mga biyaya ng Diyos. Because you live, I can feel to go. Thank you, Jesus. Lord, hallelujah.
Thank you.
sa kabila ng aming mga bising katawan. Abala namin ang schedule, O God Jesus, ay hindi ka pa rin nagkukulang sa amin. Andiyan ka palagi, O God, nag-aalaga sa amin sa pumagitan ng iyong mga salita. May nagpapaalala sa amin sa araw-araw, O God Jesus. Lord God, sa panahon na kami ay nag-altar calling, Panginoong Jesus, salamat sa walang patid, walang humpay, na pagkilos na iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan, Lord. Hindi man namin hawak ang oras namin, Panginoon, sapagkat kami ay may mga amo, God. Subalit, O God Jesus, You are the controller of everything and we trust everything to You. We have nothing to fear, O God Jesus. We have nothing to fear, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord God, Jesus. Oh Lord, thank you God, hallelujah Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Hallelujah, Jesus. Come here, Hashem, Jesus. Glory to your name, Lord Jesus. Thank you, God.